Ang Pilipinas na ata ang isa sa pinakamasaganang bansa kung yamang tubig lamang ang pag-uusapan. Mayroon tayong halos 300 species ng isda na sa Pilipinas mo lang matatagpuan. At bukod doon, may iba't ibang klase pa ng isda na tiniguri ang dayo sa ating bansa. Sa video na ito, kilalanin natin ang 10 isda na dayo ngunit patuloy na nagpaparami sa katubigan ng Pilipinas. At sila ay pinapakinabangan ng mga Pilipino. Kadalasan silang tinatawag na isdang kanal dito sa Pilipinas. Kadalasan mo kasi silang makikita sa mga estero at kanal. Pero ang kanilang natural na tahanan ay nasa timog na parte ng Illinois at Indiana. Nakatira sila sa ilog ng Mississippi. Kaya nilang bumagay sa mga lugar na tinatawag na inhospitable o yung merong mabababang level ng oxygen, mataas na level ng asin, at masasabi nating maruruming tubig. Sila ay pinakawalan dito sa Pilipinas upang puksain ang mga lamok na nagdudulot ng sakit, katulad ng malaria at dengue. Dahil sa taglay nilang kakayahan, nakainin ang mga larba ng lamok o kung minsan ay tinatawag nating mga kitikiti, isa sila sa mabisang paraan upang mapuksa ang mga lamok na ito. Sa panahon ngayon, sila ay makikita mo sa halos lahat ng parte ng Pilipinas at sila ay nagpaparami ng maigi. Tinatawag silang climbing perch o climbing gourami. Ang mga isdang ito ay nagmula sa India at sa China. Sinasabi na sila ay nagmula sa mga bangka at barko na nanggaling sa ibang bansa. At dahil sa kanilang taglay na kakaibang katangian, sila ay matagumpay na nabuhay dito sa bansang Pilipinas. Sila kasi ay may tinataglay na kakayahang mabuhay sa labas ng tubig sa loob ng halos 10 oras. Kaya rin nilang mabuhay sa katubigan ng mayroong mabababang oksigen. Gamit kasi nila ang kanilang special organ upang kumuha ng hangin sa ibabaw ng tubig. Dahil rin sa kanilang matatalas na palikpik, napakabihira ng hayop na kayang kumain sa kanila. Bagaman tinagurian na invasive species, napapakinabangan na ng mga Pilipino ang mga isdang ito. Sa ngayong panahon, ginagawa silang pagkain. Sa katunayan, napakasarap ang inihaw, curry at ginataang martiniko. Dito sa Pilipinas, tinatawag silang dalag. Sila na nga ata ang isa sa pinakasikat na isda ngayong panahon. Bagaman, isinilang tayo na nakilala na ang mga dalag ay galing talaga sa Pilipinas, sila talaga ay dayo lamang. Pinaniniwalaan na galing sila sa Malaysia at dinala dito ng mga tao noong 1908. Ang pagpapakawala sa mga dalag ay merong kadahilanan na paramihin sila at ipagbili. Sila ay kayang humaba ng halos 1 metro. Sa Pilipinas, makakabili ka ng mga isdang ito sa mga pamilihan. Sa halagang 100 kada kilo. Pero ito'y nakadepende sa laki ng isda. Ang mga isdang ito ay napakasarap gawing adobo sa gata, inihaw, at isinasama rin sila sa mga ginataang gulay. Katulad ng mga dalag, sila rin ay malalaking uri ng isda. Sila ay nagmula sa mainland Asia at sinasabing napunta sila dito sa Pilipinas upang gawing commercial fish. Sila ay tinaguri ang fast grower fish kaya napakaganda nilang alagahan at kainin. Ngayong panahon, masasabi na nakagawa na sila ng pangalan sa Pilipinas pagdating sa pagiging commercial fish. Kadalasan din silang tinatawag na Imelda, Karpa, at Black Mass. Dahil rin sa laki nila, ginagamit rin sila sa pagiging fishing sport fish ng mga taong may hilig sa pamimingwit ng mga naglalakihang isda. Ang mga isdang ito ay masarap gawing paksiw at adobo sa gata.
Ang mga ninuno ng mga islang ito ay ang mga goldfish na nagmula sa China. Noong mga panahon na makalaya sila sa katubigan ng Pilipinas, ay nagsimula na rin magbago ang kanilang mga kulay. Mula sa kulay ginto ay unti-unti itong naging kulay pilak. Ang mga isda kasing merong matitingkad na kulay ay hindi nagtatagal sa mga ilog at lawa dahil agad itong nakakain ng mga tinatawag na predator. Ngayong panahon, sila ay karaniwang nahuhuli na ng mga mangingisda. Bagaman sila ay nagtataglay ng napakaraming tinik, patuloy pa rin ang pagkain ng mga tao sa kanila. Kadalasan silang ginagawang prito at paksiw. Naging kilala sila sa aquarium hobby sa bansa. At ito rin ang dahilan kung bakit sila napunta sa mga anyong tubig sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ang kanilang natural na tirahan ay sa ilog ng Mekong sa Malaysia. Isa sila sa isda na halos nahuhuli sa lahat ng panig ng Pilipinas. Sa ngayong panahon ng mga Pilipino ay kinakain na rin ang mga isdang ito. Ginagawa silang paksiw at prito. Galing na rin sa kanilang mga pangalan, ang mga isdang ito ay matatagpuan sa North Africa. Sila ang isa sa mga isdang masasabing matagumpay na sumakop sa buong mundo. Dinadala kasi sila ng mga negosyante sa iba't ibang panig ng daigdig upang parmihin at ibenta. Sila ay kayang lumaki ng halos 2 metro at kayang tumimbang ng 59 kilos, mas mabigat pa kaysa sa isang sakong bigas. Paminsan-minsan nilalagay rin sila sa mga palayan upang bantayan ang mga palay na nakatinim doon. Sila kasi ay kayang kumain ng mga daga na sumisira sa mga palay. Sila rin ay masarap na potahe dito sa Pilipinas. Ginagawa silang paksiw at stew. Ang mga isdang ito ay galing sa North America. Ang mga hito na ito ay kayang mabuhay sa mga tubig tabang, tubig alat at sa mga brackish water. Sila ay inalagaan dito sa Pilipinas upang gawing pagkain. Sila kasi ay isa sa pinakamabilis alagaan at pinakamabilis paramihing uri ng hito. Sa ngayong panahon, patuloy ang kanilang pagpaparami dito sa Pilipinas upang kainin ng mga Pilipino. Ang isdang ito ay isa na ata sa pinakakilalang isda na matatagpuan sa Pilipinas. At lingid sa kalaman ng marami, ang mga isdang ito ay hindi natural na nakatira sa Pilipinas. Sila ay nakatira sa ibang parte ng Southeast Asia. Sila ay dinala dito sa Pilipinas upang paramihin at kainin. Sila ay kayang lumaki ng 200 cm. Sa ngayong panahon, marami ang pakinabang ng isdang ito sa ating mga Pilipino. Ginagawa itong prito, sinanglay, inihaw, adobo at ang mga itlog nito ay nilalagay sa ampalaya. Ito ang tinagurian na lokal na caviar sa Pilipinas. Ito na ata ang pinakasikat na isda, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ito kasi ang pinakamaganda, pinakamasarap at pinakamurang isda na kayang paramihin ng tao. Pinaniniwalaan na sila ay nagmula sa Ehipto ng halos 4,000 taon na ang nakakaraan. Matatagpuan nga sila sa mga inukit na bato, sa mga piramid. Sinasabi na noong 1965 ay nakarating ang mga tilapia sa Pilipinas. Sinasabi na dahil sa mga hormonal sex reverse technique, ay mas lalong dumami ang mga tilapia, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong daigdig. Sa panahon ngayon, sila na nga ata ang pinakakilalang isda sa mga pamilihan at palengke. At isa sa pinakamaraming gawing luto katulad ng sinabawan, ginataan at kung ano-ano pa. Nakilala natin ang 10 isda na simula nung tayo ipinanganak ay nakilala nating nakatira na sa ating bansa.
Pero ang totoo pala ay dinala lang sila dito upang paramihin. Bagaman ay napapakinabangan sila ng mga Pilipino ay meron pa ring masamang epekto sila sa kalikasan kapag sila ay pinarami at inabuso. Siguro hanggang dito na muna ako at see you sa aking susunod na episode. Alagaan natin ang kalikasan at aalagaan din tayo nito. Bye-bye!